bago po natin simulan yung gagawin nating bonsai update dun sa ating Hibiscus Taiwan, batiin ko muna yung or shoutout ko muna yung mga tropa nating kabonsai dito sa YouTube. So, si Mang Bonsai at iba pa. So, salamat pre sa palagi mong panonood sa ating mga video at pagkukomento, so pag-like. So, minsan, ang haba pa nung message natin. So, salamat. So, sa kaibigan nating si Q1 Bonsai Journey, tol, salamat din. Sa mga magaganda mong mga bonsai na pinakikita rito sa YouTube ay nakaka-inspire talaga yung mga gawa mo. Kay Buhay Mix Vlog, Buhay Bukid Mix Vlog, sorry. Salamat din tol, lagi kang nandyan, lagi nagko-comment. Ganun din, idol ko din yung mga gawa mo pre. So, ingat kayo palagi guys. So, bago natin simulan yung ating pagbobonsai, update ko po kuya muli dun sa ating Hibiscus Taiwan. Tara guys, samahan nyo ako, gawin natin. So, ito na po yung Hibiscus Taiwan natin. So, almost one month na nakalipas nung inirepat ko to. So, ngayon, ito na yung itsura niya. So, ayan guys. So, lumabas na yung mga ugat niya dito sa mga side niya. So, ayan. Nag-start na yan. Tumaba. Tapos, later on, aayusan natin yung ugat, pipiliin natin yung mga dapat na itira at tatanggalin naman yung mga ugat na excess na hindi maganda yung posisyon. So maganda na yung panimula natin dito sa ating Hibiscus Taiwan. So, ito yung kanyang front. Ayan. So, kung iisipin nyo mabuti, ang kulang na lang sa kanya ngayon ay yung movement ng ating primary branch. So, ngayon, ang focus natin ay i-wire yung mga branches na to. So tara guys, ayusin natin yung kanya sanga, applyan natin ng wire. Ito na po yung ating Hibiscus Taiwan. So, pwede na natin yung lagyan ng galaw. So, kung mapapansin nyo, sa mga wire niya ay maluwag. Hindi natin masyado higpitan kasi pag ganyan lang kapayat yung sanga niya at lalo na kung primary yung branch niya, ay napakabilis niyang tataba. So, hindi ko muna siya hinigpitan. So, ngayon guys, applyan na natin siya ng movement.
Yan. So guys, ito na yung ating na nagawa dito sa ating bonsai hibiscus Taiwan. So medyo umayos na yung kanyang ayos. So kung makikita nyo, ilang sanga lang ang meron tayo. So meron lang tayong limang main branch or limang primary branch na makikita dun sa ating bonsai. So hindi tayo masyado nagparami ng sanga kasi later on tatanggalin din natin yun. So medyo gugulo lang yung ginagawa nating bonsai kung maraming sanga na primary. Kaya iyan, piling-pili lang yung sanga na pinalalaki natin since nakalagay lang siya sa maliit na paso. So ayan, so sa malayo, ito na yung itsura ng ating hibiscus Taiwan. So ayan, ayos na siya guys. So palalargahin na natin ulit para tumaba naman yung mga sanga niya. Tapos nun ay cut back para magkaroon naman na tayo ng secondary branch. So ngayon, iyan lang muna. So, kung nasayahan kayo dito sa ating video ngayon at nagandahan kayo, pakishare naman po. Palike or pa-comment. So, yun lamang po guys. Salamat sa panonood, sa pag-stay sa aking channel. Kung bago kayo, sana naman ay pa-comment or pa-subscribe na rin. So, ingat po kayo palagi. God bless. Thank you.